Babalik tayo dito sa ating day 1 ng playoffs for Arlington Major. Nakauna na yung ating favorites dito, PSG-LGD. Ang question natin is, can Boom Esports secure a win dito sa kanilang upper bracket match? Mga kaibigan, Diana, game number 1. Isang quick recap para sa mga hindi nakapanood ng unang laro natin. Laning phase, KuyaNic nakapalaga. Mid game tayo, nagkaroon ng problema kung saan nakuha na ng PSG-LGD yung mga needed items nila para maibigay ng maganda-ganda yung kanilang mga skills. Malinis na performance, guys, coming from PSG-LGD. Less mistakes. Malinis rin na baho. Ito na, Boom, mga kaibigan. So, ito yung ating draft for second game kung saan mananalo ang Boom. Uy. Hindi lang. Mananalo sa draft. Mananalo sa draft. Hindi sa laro. Okay. Uy, pero naman kailangan kasi nila manalo sa draft talaga kanina yung game number 1 medyo na mind game sila ron ng ni Director 8 eh. So 4 bans ng PSG-LGD, pinakawalan yung Batrider pero hindi pinili, mga kaibigan. Batrider Mars ang pinakawalan. On the other side naman, they banned itong mga strength heroes na Lone Druid at saka Pudge. And then pumili sila rito ng mid hero na Puck and then Tiny. On the other side naman, Death Prophet naman, pinili ulit kasama yung Taskar. So, sino may mga available heroes for both teams na pwedeng kunin dito, Sir Mike? Dera. Ang dami pang pwede kunin ng both teams dito, Koenig eh. Hindi mo pa pwede masabi na narinig ko kanina yung Batrider. Hindi mo rin kasi pwede agad ilabas yung Batrider. Ang dami pang pwedeng kunin ng LGD against the Batrider. Andun yung simpleng counter, Abaddon. Andun din yung Chen na laging ginagamit ng LGD. Binagagan yung Scepter. Speaking of Chen, hindi na banned yan. Ayan, pwede pang makuha dito. Tingin ko yung mga makukuha talaga or mabenta talaga dito ng mga supports is yung merong sustain. Ayan na, Koenig. Inanggal na ng Boom yung Batrider. Pero sobrang tapang dito ng Boom to pick yung pack. Second pick nila dito, etong pack, di pa natin nakikita si Teams at Skim na gumamit ng pack. Early pick sila mid lane, no? Japoy talaga ang hahawak ng pack. Siguro kaya rin naging matapang etong si Japoy or yung Boom na hawakan yung pack kasi nandyan na rin naman yung Taskar ng PSG-LGD. Isa kasi sa mga nakakahuli ng pack is Earthshaker. Alam naman natin yan. And isa sa mga specialty yun na etong si Shin Q. Kada may pack, siya yung laging humuhuli with his Earthshaker. Pero Taskar na kasi nag-uusap, ito eh. Nag-uusap nga kami kanina ni, Jules eh. Ako kasi, given my expertise sa Dota, shinare ko sa kanya yung knowledge ko. Sabi ko sa kanya, Jules, ganito kasi yan. Prime kasi ni Sinkyo ngayon. Diba, meron nakaraan, diba, prime ni Jerax. Di ba, pigilan si Jerax tomorrow. Prime ni GH. Diba, di ba, prime ni CQ. Ang sabi niya, oh nga, kuya, tama ka dun. Diba? Pero, baliktad pala. Credits, ha? Oh, to pick Chen. Ako gusto ko yung pack dito. So, pinakawalan nila yung Chen kasi at the end of the day, yung control sa pack, do meron namang alaga yung Chen, pero yung reliable stun, wala pa rin. On the side of PSG-LGD. Eh, kumukukuya, Nick, si Innocence kasi, ginamit niya to last time kumuha siya. Siya yung kumuha ng tatlong centaur eh. Tatlong centaur. So, yung pero may set dapat yun para makuha mo yung tatlong centaur. Tsaka, 100% win rate din yung Chen ng LGD eh. Ayun. Tsaka, kung nasabi mo kanina, ito na yung pack. Kinuha ng bumagat. Ito yung gusto ko sa kanila na maglaro sila sa comfort zone nila. At again, ito yung pinanalo, ito yung dahil kung bakit talaga sila na kapag perform ng maisay sa group stage. Eh. So why not ulitin nila dito sa playoffs? Tsaka kung matalo man kayo at least, alam yung ginawa nyo pa rin yung best nyo. Hindi talaga binibigay nito yung Bloodseeker ni Jackie Boys. What? And even the Razor, sila mismo yung nagbaban dyan, mga kaibigan. Isa-isa na pong nauubos ang ating mga carry heroes. Wala ng Metamorph, wala ng CK, wala ng Blood, wala ng Razor, wala na ring Viper, wala ng Pudge, wala na ring Lone Druid. Available heroes, Ven, Juggernaut, Lifestealer, EA Carry. So, ayun yung mga selected natin, mga kaibigan, and pinag-iisipan ng both teams. Pero aside from that, mga heroes din nila, Teams and ni Skem, wala pa rin dito. But, Rider of Lane for Team Verso. FBZ sa Team Verso. Good morning, ha? Hindi, tinitingnan ko lang kung gising pa kayo. Tinitingnan ko lang kung gising pa kayo. Okay, ginising mo kami, Koenig. Pero ito, Team Verso,
ni FVZ, isa rin sa mga successful heroes niya sa Arlington Major. And Tiny, hindi na kasi tayo nakita ng Tiny na core kadalasan so kay teams na to. Yun may combo yung Boom, Dream Coil, Pigtalen, pero ang problema nila dito, KuyaNic, is yung save by Shin Q. Yun na nga, the snowball save. Hand of God, ang daming pwedeng makapagpa-delay dito ng kamatayan ng LGD kung mahuli man sila ng Boom. Natalo man tayo ng game number 1, Pinoy 2 tayo dito, hindi sumusuko ang Pinoy. So, show your support sa ating stream and syempre sa Boom Esports by sharing our stream para mailabas na rin po yung True Sight at yung Ogre Arcana. Ako, agawan. Pursa! Agawan. Ay! Meron ng Ogre. Ay! Agawan ng alaga to. Ako, dito na nga lang tayo, KuyaNic, sa Ursap. Ano na sinasabi ni Jules, eh. Pero yung reliable stand pa rin, ha? Hindi ko pa rin nakikita on the side of PSG.LGD, ha? Set up. Wala silang basic na uhuli dito kay Pak. Pero goods talaga yung Timbers of Pick. Wala na yung Winter Wyvern sa kabila. Wala na yung Bloodseeker. Wala na rin dito yung Viper na pwedeng kumontra kay Timbers sa laning stage. I think napilita naman ngayon mag-Ursa itong PSG.LGD given the Timbers of. Edgy pa diba? Din yan. Kasi kaya-kaya pa rin pumalag ni Timbers against Ursa eh. Yes. Pero ang question is, isa pa siya sa pwedeng humuli ng pack? Hindi rin naman. Hindi rin. Diba? So, kumbaga reactive pick dun sa may Timbers. So, kasi wala kang reliable stand kasama yung Timbers sa makukulit na hero. Tama? So, instead, counterin mo ng early sa laning stage, ursahan mo. So, ayun yung nangyari mga kaibigan. Sus, also ban, coming from, yan na nga. Sus ban eh. Nakita ko. Yes. Zeus sa Boom? KuyaNic? Yes. Ban. Okay, okay. Zeus ban. Tingin ko isa sa mga pwede pang kunin dito or i-consider ng... Pango binan na. Yan yung tatang sabi mo. Yan ang sabi mo, Pango. Pagbalik, binan na ang Pango, dear. Okay, sana against the Pac. Kung kukuha sila ng malakas pa na mid laner, yung side ng PSG.LGD, I think hindi nila po problemahin yung catch kay Pac. Faceless Void ang ban dito on the side of ESG, LGD, carry heroes ni Jackie Boy Bale. Ang kulang. Sinosuppose yan ng ESG, LGD. Yung kabila naman, ang kailangan nila mid laner ba o mid DP na to offlane ang kailangan ng, ano, ng LGD? Pwede rin. Ayun din yung pwedeng gawin dito na ang PSG, LGD. Kasi kung pag mamatchup mo yung Pac-Chakadot Prophet, parang Medusa. So, ang control ng mga kulit, nandun sa may pack at Timbers. So, steady ka lang dyan, Medusa. Kami na bahalang uminin out. Diba, sabi nga ng paborito kong... Hindi, meron. Sino na naman yan? Zoom in. Zoom out. Ito na yung last pick ng PSG. LGD. Kung Medusa carry, sinong magandang offline ang tapat sa Medusa carry? Tidehunter? Kung ka-DP offlane tayo. Ayan na mga kaibigan. Signature hero ng PSG LGD yan. Kahit hindi pa sinating ito sa inyong gumagamit. Diba nga sabi ni Somnus, kung ka, yun. Talo. Kung ka. Yun, talo. Mga kaibigan, 35% win rate for kung ka. This Arlington Major. Pero kasi yung majority dyan, hindi LGD gumamit. Diba? So, let's see ngayon. Sa hawak dito niya natin to say yung kungka kung paano yung mangyayari. Quick draft prediction, mga kaibigan, by Rivalry. Sir Mike, sino mas gusto mong draft for game number 2? Magpipsglgd ulit ako. Matigas na mukha. Kita mo kasi yung draft nila pang panaluhan na eh. Kasi pa, diba, sabi ko sa'yo, kung kukuha sila malakas na hero dito ni natin sa hindi nila pa problemahin yung pack. And then yung ginawa nila. Kasi feel nila parang kung mapapatay naman yung dress of dagang. Pwedeng tindigan nung ano yun, nung kungka eh. Dayan. Boom! Mas may palag tayo ngayong game. Parang na, pasimungot ko naman. Grabe ka naman. Hindi, bubong kasi din ako eh. Mas may palag tayo. Pagbubong kasi din negative ako eh. Negative plus negative. Ayan. Boom! Pasok mo dyan, boom! Dalawa kami, nice mga kaibigan. One! So, resibo, resibo. Resibo. Yan. Inantay ko na manalo ako para mapost ko. Ayan. So mga kaibigan, without further ado, ibabato na po natin ito sa tinuruan ko kanina ha, before the game. Jules and Alo, take it away. Grabe naman yun. Tinuruan ka pala ni KuyaNic, Jules? Oo nga eh. Sinabi niya sa akin yung prime-prime na yun. Ibang prime pala yung sinabi ni KuyaNic. Eh, yung mga prime kasi ni Jules, alam ko, natatanda ako. Haskar Dazzle eh. Oh, ba't di kasi nalabas? Sayang naman, no? Wala eh. Walang mga rule mag-askar. Ewan ko ba. Pero this time, Lo, what do you think the drop? Ngayon, I think parang ikaw.
Parang lamang ata yung Boom. Ako rin, gusto ko yung lineup ngayon ng the Boom. Medusa. Dahil makikita natin talagang comfort heroes na nila. Shout out muna sa lahat ng nasa likod dyan. Mm-mm. Dahil nagkakaspo kami. And malapit na nga no, yung ating bakbakan dito. Yes. Feeling ko talagang medyo nasa bingit na tayo ng lagdagan eh. So, ano pa ba kailangan nating gawin? Ilabas na yung alas. Kung saan tayo malakas? Yes. Medusa! Grabe, I mean, grabe yung pagkaban ng Pango doon eh. Kasi alam natin, Pango medyo diffusal, ano to eh, holder. Mm-hmm. So, bina nila din na glass pick sila Medusa. Then, alam naman natin na pang-counter to sa mga melee heroes. Like Ursa lang, no? Ursa, oo. Oh. Which is, hindi, alam naman natin, medyo diffusal heroes na yun Ursa. Ang tanong mo, magdi-diffusal o Fury si Ame? Nakikita ko yan, si Ame, puro Fury. Yun nga, naman, das nakita ko Fury. Pero mabilis siya mag-farm. Yes, Fury. Oo, kakaiba yan, kakaiba yung mag-Ursa Warrior yan. Pero again, yan na yung lineup guys, no, nandyan na. Wala, wag na tayo magsisihan. Tapusin na natin yung game number 1 na yun. Ganun talaga, nangyari na eh. Minsan kailangan mo madapa para ikaw ay matuto. No, and pag nakaangat na yung iba, isihan mo na lang. Yes. Iba na nga guys. Coach of the day yan, coach of the day. Game number 2 po tayo. And Boom versus PSG LGD again. Kailangan po natin itaas ang ating mga kamay, guys. Kailangan na to. Kailangan na ba yan? Itaas nyo na mga Dragon kamay. Ball? Itaas nyo na. Itaas mo na, Jules. Para ibigay na muna. Sa ngalan-ngalan ng Arlington Major, kailangan na po namin manalo each time. Pero, Boom, galingan nyo na. Ang ano naman dito sa side ng LGD, kahit medyo alam natin, hindi yung lumalugi, pero yung chain kasi 100% win rate. Ha? Sa, kay Innocence, yung kay chain. Kay Innocence? Oo, oo. Well, grabe naman pala mag-chain yan. Pero ang maganda naman dito, side ng Boom dito, yung Medusa nila, wala masyadong Talonin. Hindi, I mean, walang dadive. Ah, oo, oo. Plus yung pack, pero, yung pack walang ano, uhuli. Ano, Ursa, kailangan din mag-ingat dito ng Boom. Kailangan hindi ganun kayaman itong Ursa. Yes. Plus, I think kailangan nila o kailangan dito nung team Verso na mag-dominate sa lane end. Yun yung sinagot kasi nung PSG LGD with this Ursa pick eh. Parang yes. Sabi nila, alam namin ang gusto nyong gawin, yung tempo is manggagaling doon sa may team Verso hanggang hindi na kami makalaban, yung sobrang angat yung team Verso, mapipilitan si natin to sa ina combo yun, hindi mamatay. Yes. Tapos si natin to sa ipa yung mabubulas dahil team Verso against strength hero, sobrang lakas to, la ganun, 'di ba? And pero kung ang mangyayari dito is mayaman yung Ursa, nothing to say, makakakombo dun sa may Medusa, parang kawawi yata yun ha. Talagang mukhang kawawa malalatong si Medusa na, mamaya. As long na mayaman si Jackie rito, walang problema ang Boom dito. Okay, mamaya okay. Hanggang late game. Tsaka, isang pinaproblema ko, walang pang-catch kay Japoy. So, naka Japoy na lang to kung mapapatay siya ng pre. Sabagay, alam niyo naman ang pack na itong si Japoy, pack boy yan. I mean, pack lords, di ba? Talagang sobrang lupit mag-pack na mga Pinoy player natin. Kahit sino pa yan, guys. Basta mid laner na Pinoy. Basta pack. Basta pack. Mahusay at mahusay yan. Dati si Jules, pack lord yan. Oo, pack lord din dati yan. Lahat ng Pinoy, magaling sa pack. Totoo, guys. Pero ito, nasan yung kakampi dito ni Jackie Boy? Nandun. Nandun. Ginawa na naman ni Sinkyu. Paulit-ulit galing yung ginagawa. Galing nun. Laging ginagawa ni Sinkyu, no? Yung kinakat yung creep wave. Then, ang ginawa dito ng Boomlo, kasi nga chain yung top lane, si Skem yung pinalane nila kay FPC. Ah, okay. So, si Team Shun nandito. Yes, si Team Shun dito sa bottom lane. Which is, nakikita na din natin to sa other teams eh, na yung phosphor, nilalagay nila sa safe lane. Oo. Diba? Nauuso na ulit to, no? Yung nagkakat ng creep wave. Dati, suntukan malala sa may bottom eh. Sa patayan eh. Ang kaso nga lang, yung suntukan si malala, 50-50. Mm-hmm. Eh, kung ngayon gagawin mo na lang, uutakan mo lang na, tara, kung walang tayo levels, mamaya pag may levels na tayo, doon tayo gagalaw. Oo, dyan kasi malakas yung lineup naman ng PSG LGD, mm-hmm. guys, yung Taskar, plus yung Dead Prophet. Doon sa may bottom lane, pag level 2 naman talaga sila, is lamang sila dito against Tiny and Medusa. Pero dito sa may top lane, Skem, agawan ng neutral lang agawan halang to. Agawan nga to. Diyan pa naman magaling si Skem, yung mga agaw-agaw na yan eh. Pero ito na nga, top lane. Mm-hmm. Naku, yung Ursa, maganda na naman ang start. Para bang pwede bang medyo sumablay naman sa last hit ito si Ame? Parang hindi sumasablay sa last hit ito kanina pa eh. Parang naka-ano yata ito eh. Robot na robot ang galawan, guys eh. Parang AI na yung kumbaga naka-auto last hit sa creeps eh. No? Hindi nawawala, isipin mo. Oh? Ay! Ang tapang pa, nangaharos pa siya dito ah.
Nangaros pa against Enchantress tsaka Timber. Pero okay lang naman, lo. Ang hinihintay lang naman dito ng Timber, which is level 5 or level 6. Ito, hindi na makakalintong Urse. Pero ito, Jules, ha? Pack versus dito sa may... Kungka sa may gitna, lamang talaga yung kungka dyan. Yes, no? Alam naman natin, kungka versus Pak, lamang talaga. Against Ember nga, lamang pa yung, ano rito eh. Kungka pa rin, no? Pa rin. Pero ito, pinipake ni... Ang hirap eh. Yung ano niya. Kumbaga, pag tinamahan ka ng tiebringer, ang hirap naman iyan nun, i-dodge nun. Diba? Uy, pero may nagtele. Ang galing nung nagtele. Sino yun? Talaga naman, alam mo, si Singyo, ang babaliw pa, sabi, bulag, ay, wala ka ba kukuha rito? Grabe naman yun. Gusto lang makabawi sana ni Japanese my idol. Hindi makabawi, no? Uy, tinamahan pa. Mind games. Maisipin mo lang, ah, kala mo magta-torrent ako advance. Hindi, dyan ka lang. Hindi pero, pala advance mag-isip, guys. Pero nalugi na rito si Japoy, ha? Pero ito naman natin. Pero siguro grabe kumanin natin sa Saido, no? Uy, patap yung back, patap yung back. Punta ka, tipi rito, tipi rito. Oo, sobrang basic lang ng ginawa ni Singyo. Pero napakalaki ng impact sa laro, no, guys. Kasi, yung, isip mo na, delay mo yung pack sa mid, ng level, plus yung gold, na creep. Sabay, walang HP. Hindi ba kanin tuloy si Japoy na yun? 4 minutes, hindi din siya makakontest dito. Nag-aalangan si, Japoy, and yung bottom lane, mukhang iba rin yung mga kasecure, pero dinampot pa rin ni Japoy yung water rune. Grabe naman yun. Batak, mag-right click. Ang bilis, ah. Ang bilis. Oo. So, nakahingay nga siya kahit pa paano, pero si Teams, medyo delikado rito. Thank you. Nakikipagsuntukan, may tag team dito, and thank you grabe versus Teams. Payag ka ng Teams, magiging kamukha mo si Sinkyo, pero mananalo kayo rito. Ako! Tinanong ko sa kanya eh. First blood, Diyos ko po, grabe naman si Sinkyo rito. And that first blood is brought to us by rivalry.com/luponwxc. Check nyo na yan. And mag-PM lang kayo sa KuyaNic page kung may mga katanungan kayo. Palong-palo naman talaga si Sinkyo, lo. Ano yun? Isipin mo sumusolo kilang... Wala, iba talaga mag-Dota to. Medyo... Medyo on fire pa talaga. Yun nga, sinabi kanina ni KuyaNic, nasa prime. Oo, nandiyan yung ano, nandiyan yung... Diyan mo masasabi kung sino mga magagaling na player. Yes, pero to, top yung mga gumagawa ng himala, bigla na lang pong hindi nakasulat sa, ano yun eh, sa plano yun, pero bigla nakakuha ng kill, gumagawa ng paraan makapagpa-level, nakakaboses sa mga hero sa mid, and scam, nakupong inat-nyat, aray ko, Seb! Grabe naman si Innocent, ang ganda ng pagkakuha ng troll niya dun, na mini troll yung net. Oy, pero ito lo ah. Yan, nabawi na kailangan natin ni Sinkyo. Will fall. Nabigyan ka rin, Sinkyo. Masyado ka na makasimula kay Snowball. And ang maganda ron, si Jackie Boy yung nakakuha ng kill. Yun nga. Eh, syempre, as a carry, masaya yan. Eh, mas maagal level. Pero feeling ko, Jules, mukhang ready rin itong PSG-LGD mamaya na kontesin yung mga stock, neutrals, yes. Stacks, no? Eh, ang maganda kasi rito, kung ka pang agaw, like yung DP, di ba, alam din natin, with the extra. Pero yung kung ka kasi, sipin mo natin, say, hindi siya bumili ng bote. Compare kay Pac. Oh, double bracer lang. Kasi nga alam niya lamang siya, pero naku, nakabaw. Nakabawi ka agad! Nabawian agad, akalain mo yun. Ang bilis naman bumawi rito ni Sinkyo. Yun ang mahirap dito sa bottom lane, lo. Hindi ka pwede ma-out position. Kasi nga, isang eye shard lang, pwede ka mamatay. Kahit matos, back mo kasi isang hero kasi masasipong ka, tapos may slow ko nung third skin ni Tuskar dito eh. Umayag si Teams Boss, tumawa lang. And uy, si Scam, patay rito na naman sa may top lane, parang hindi na pwede siya mag-lane. Pero the coil, coming from Japoy, eto na rin pala yung 6 minutes run natin na haze. And mukhang mamamatay rito, eto si Ame, good rotation for Japoy is my idol. Hindi natin nakita, no? Hindi kasi pinakita ng cameraman yung mag-fight sa 6 minutes. Pero alam naman natin yan, 6 minutes. Uy, kailangan mag-ingat ni Teams dito, ha? Pwede siya makombo. Pero mukhang may attempt sila rito, kaso walang coil. Ito si Japoy, makukombo nga rito si Teams. Tingnan natin mukhang siya pa yung mamamatay yata rito, mga sir. Pero nothing to say. Titipihan pa sa mukha, sabi ko na nga, be. Semi-low level kasi, level 3 pala si ano dun, Teams, eh. Pero, ano? Grabe naman yun. Pumatay ka na sa mismong torre, dalawang hero, plus tinipihan mo pa sa mukha. Wala talagang kill potential doon sa may mid lane na yun. Uy, FBZ! Medyo potso guys, yung kanyang timber chain out doon. And FBZ, makakawala pa ba? Tingnan natin. Medyo nagre-regen yung kanyang buhay. Hindi out. Buti na lang, hindi siya nakalmot pa. Uy, medyo mabahaba yan. Oo, dahil tatamaan yan. Mm-hmm. Haba talaga yung chainsaw na yan, no? Oo. Sana all mahaba. Sana all mahaba. Yun nga, pero kahit paano, mayaman naman yung Medusa rito, lo. Yun yung number one important. Kumbaga, oo, na-counter ng team, na-counter yung timber nila ng Ursa, pero ang importante kasi talaga,
mayaman din si Jackie dito. Kaso hindi ganun sobrang yaman nitong si Jackie Boy, ah, talagang nakakontest din yung kanyang farm nitong si Death Prophet. And nakapitong deny pa nga si Death Prophet sa kanya. So I think Jackie Boy, sabi niya rito, mag-lane na kayo sa may bottom. Magki-jungle na lang ako. Sino ang mag-lane sa bottom pag nagkataon? Tiny. Siya lang yung pwedeng lamain sa baba eh. Kulang din siya sa level eh, sakit no? Nung ano, time breaker. Sakit naman. Tapos malas pa ni Jackie. Malas pa nga bottom lane. So, makikita naman nila yan na may Envy rune itong siya natin to say. So, kailangan mag-ingat dito ng boom. Ito na, lahat gagalaw. Magsesentry. Or, kailangan yata muna rito nitong si... Hindi, maganda yung obs dito ng defensive ward nila sa baba. Makita nila yan? Kukontest ba nila to? Kasi nag-exorcism na eh. Bas, alam nila na yung kungka, wala rin sa mapa. Hindi na siguro. Enchantress na lang ipupunta, no? Yes. Eh, nag-scan na nga rin yung boom dito. Okay, so... Tin-scan nila, oh, pero po, yun lang. Alam na, magiging ally rito ito si Scam, pero nakakumit sa kanya yung mga ultimates. Sino natin? May TP coming from boom. Gusto nalang mag-contest. Coil, on to... Kaso Jackie Boy, delikado yata siya rito, wala siya masyadong mana, pero pumapalagpak. Ay, bumalik yung buhay dito si Fate Bian, pero mukhang uubos na yung kanyang swerte. And Fate Bian, mamamatay, pero thank you. Patisin natin to say, nakaligtas pa, may toss, may paghabol. Ito nga, boom, tingnan natin, thank you, dumadampot ng rune. Pero Japoy pa rin. Pabilisan ang daliri, napakabilis talaga. Pero thank you, makakatakas pa ba to? Hindi na, talo. Ha? Oo, oh, hindi na. Ayan na, lahat na po ng Diluvion eh talagang nakuha niya na. So hindi na siya makakatakas diyan. 6-4 score natin. Bakbakan. Talagang malala rito. Ang maganda doon, Lo, na-dip yung bottom. Yun importante, na-down yung EXO, na-down yung torrent. Ganda nung bait nila kay ano, no, kay Skem. Kung tutusin, patay dapat agad yung DP. Bumalik lang talaga yung EXO rito. Pero ito, top lane, medyo nape-pressure na si Ami rito kasi mataas na level ng FBC. Oo. Pero ganun pa man, parang sabi rito ng PSG.LGD, kahit na anong gawin naming pressure sa may bottom lane, okay lang, as long na nakapag-farm. Ito si Ame, pero kailangan na mag-out dito ni Japo is my idol na X-mark nga lang siya. Iyoy, napabalik and killing si para dito kay nating to say FBC, kailangan niya na rin mag-out. Yun lang. Medyo na... Hindi siguro natansya ni Japo. Hindi rin kasi niya na-silence eh. Saka naon na rin yung kanyang orb eh, so talagang... Kahit yata mag-out siya doon, may ex siya, pabalik, no? Yes, kahit mag-join siya doon, eh, babalik pa rin siya. Hindi, mahirap i-dodge. Pero 2K gold lead lang naman, ang namang dito ng LG. Grabe rin yung item, BKB kagad. Pero Tims, uy, sinapak, guys! Aray ko siya, mamamatay yata siya rito. And mag-out na lang si FBC, yung mga ganyong easy kill, no? Kanina pa yung ganyang words nila, hindi nandun sa may taas. Piniping ni Teams nandun daw sa may taas eh. Pero wala doon kanina eh. Pa, kahit yung first game, dyan din yung obs nila. Pero ito, grabe naman si Pete Ben, pati si Inan, siya tinahabol yung neutral creeps. Oo, ito na, dito na kakalakasan ng PSG, LGD, magkasama-sama na sila dito ng Exorcism. Gagamitin sa may mid lane. Japoy, tumatawag ng kakampi sa may gitna, gusto nilang i-contesto. Pero ang tanong, kaya ba nilang depensahan yan? Natin to say, medyo lumalalim guys. Teams yung makahanap nila dito, pero Cole, gagamitin. Nabali na kagad yan. Natin to say, buhay pa rin. Nag-heal lang si Innocence. And yung kunat dito ni FPC na tunaw. Dominating para dito kay Natin to say. Napakalakas ng lineup nila. 11 minutes ng game natin. Dumadive sa tier 1 tower nang walang namamatay. Ang masama rito, napapakumit din si Jackie. Oh. Now, which is hindi naman talaga dapat nagpa-farm siya. Eh si Ami, tanong mo, happy farming lang, going for Fury na rin. Kaya nga eh, 4 versus 5 pa yung bakbakan dun. Grabe, no? Parang sukat na sukat yung kanilang mga galawan. Dapat gantong minutes, nandito ka, pupunta ka dyan, patake tayo ng tower. Parang mga AI eh, kumbaga naka-automatic na sa utak yung mga gagawin eh. Pero ito, one component na lang eh, mayaman, grabe, hampan din talaga. Sabi ko sa'yo, pag yung... Ito yung Ursa, Ursa Warrior na magpupuri pero hindi mo mapanish, no? Yung iba kasing Ursa, guys, pag nagpuri, mapanish mo yan eh. Pero kasi sa lineup ng PSG, LGD, yung apat palaban. And ngayon, sumama pa sila dito, kumunik pa sila dito sa may Ursa Warrior. Teams, delegado na naman. Patay parang na buong lang. Series, sinataw nila ito si Teams. Basang-basa yung movement. Eh, alam naman natin, yung tayo ni, napakalaga ng dagger, Lo. Kasi totoo. Ikaw yung mag-initiate dito. Aray ko siya. Yung toss back, eh, magandang away. Kailangan parang... mag-level 8 ka, dagger mo maaga. Eh, kaso 12 minutes, tapos ang pera ng teams dito, 300 lang. Ayun, pinautang na lang sana, guys. Pinambili ng Egaholic, masarap pa. Yun nga, eh. Yung pera ni teams dito, pang isang mil lang sa, ano niya, Egaholic nga niya. Pero, ayun o, tinan mo, sabi nila may words dun eh. Wala pero na. Pero wala. Wala. Ay, ay, ay.
Jackie, medyo... Ito na, nandito na kay Jackie ang buhay dito. Hindi ko masabi na mayaman siya. Siguro, okay lang. Okay lang. Okay lang. Eh, alam mo naman, Sir Jules, kailangan kung may medusa ka, talaga namang sobrang yaman mo. Kundi, alam mo, nakalalagyan mo dito sa ursa. And ano, kung ka, wala nang out-out dyan. Lo, minsan may kasabihan, pag may medusa, may nagdudusa. Ayun na nga, may nagdudusa nga yata sa game natin. Kita mo, Jackie boy. Okay. Uy, dadive siya rito. Sinapakagad si Jackie Boy dito. Wala masyadong mana, guys. Pero thank you. Lumalim na. Nandito na rin si FPC. Naku, yung kulat na naman niya. Mukhang mawawala na naman, guys. Pero mamamatay ba si thank you? Yes, it is. Pero si FPC, maging kapalit niyan. And yung Ursa, nagagalit na. Gusto na mga limon. Pahuhuli pa rin si Jackie Boy. He's my idol. And double kill pa rin ito kay Ami. Naku, ngayon naman, apat silang magkakasama. Sino wala rito? Si thank you na namatay kasi, no? Oh. And si Tim's to most back ba? Paid P yan? Pero walang katakot-takot eh. Alam niya na walang papatay sa kanya. Oh my God. Grabe na. Isipin mo kasi yung sama-sama heroes na itong Chin eh. Ayan ang LGD. May Chin na nag-heal. May nag-heal na Typhoon. Plus yung kunat na ito. Ayan na, Fury na. 13 minutes, guys. Isipin mo yun. Sumama ka lang sa clash. Fury pa item mo. Isipin mo lang. Saan nakakita niyan? Ursa na first item. Fury na sumasama. Sumasama. Tapos going for blink dagger. Next niya, Shard. Ganito rin ako mag-Ursa eh. Kailan, nung mga last 3 years, nung nagdodota ka pa, no? Sa kwento ko lang yun, Jules. Ah, sa kwento. Never ako talagang nagkuhang ganyan. Pero to, scheme level 6 lang. Oh. Sobrang kalungkutan. Lakas, no? Para sa dalawang... T.I. ready tong ano, PSG.LGD? Ready, ano, kumbaga, composition tsaka yung preparation ng LGD is talagang on fire this time. Talagang makikita mo eh. Grabe, grabe yung kanilang schedule dito. After Riyadh Master. Kumbaga, stopover lang pala yung Riyadh. Kung wala ng pera doon. Ako po, Jackie Boy! Aces mo na! Wala! Nasa LS! Patay! Grabe naman. Kala ko pupunta ang top yung LGD. Ang ganda pala nakuha. Plus, kumbaga, basang-basa nila. Nakurosya na naman. Nakurosya na naman. Yan na nga eh. Yan yung play lagi ng PSG LGD. Pitas ng isa, Roshan. Tapos ngayon, four boom. Sabi, ay, kailangan natin i-contest to. Eh, kaso paano, lo? Paano? Kung mag-contest nga dapat. Kaso magkakamali na naman yata sila din si Skem. Mahuhuli rito. TP out. Makakatakas ba? Yes. Po, pero Ages of the Immortal makukuha na naman dito na PSG LGD. Ito na yung snowball. Literal na snowball ang ginagawa rito ng PSG LGD and teams. Again, 0-6 na yung tiny niya. Talaga naman pong dilubyo ang kanyang niraranas dito sa kamay ng PSG LGD. Na expert pa. Oh my God, mahuhuli pa yata. Easy lang daw. Japoy pa rin yan. Pero grabe magdot. Lo, ang masaya ko lang, grabe mag-dota yung LGD. Parang dotang-dota lahat yung limang players dito. Hindi mo alam kung, hindi, ang hirap i-predict. Siyempre, alam natin, kilala natin yung boom. Medyo palag-palag to eh. Palag-palag to eh. Lumalaban to eh, pero ewan ko kung paano nangyayari, guys. Uy, makong may mahuhuli pa yata sila. May medusa na naman doon sa may bottom. Wala, pero yun nga. Wala. Pero siyempre, late, medyo late, pero yung Roshan natin, siyempre, cross to us by... Vortex. Oo, Vortex PC. Pero oy, nag-iisa yata ito. And mukhang matadali. And, Ame. Oh, medyo malayo yung kanyang mga trapahan, ha. Pwede pa ito yata. Round 2, tingnan natin. Toss back mo, teams. Doon sa papunta sa may tier 2 tower. Kaso nasa ilis! Oh my God! Kailangan na mag-out! And, pwede yata lumaban. Nasa na ibang trapahan. Wala yata dito. And, namatay ito si teams. Sayang, ang ganda sana eh. Natanggal nyo, Aegis. Potential na ano, pwede pa mamatay si Ursa. Kaso, Pete Bian with the save by the silence eh. Saktong-sakto ang dating, guys. Naku, kalungkutay. Naku, BKB na rin si natin to say. Lo, kung titingnan mo yung network ni Tiny, saan makukuha yung dagger? 2-5 lang yung network niya rin. 2-5 eh, no? Benta lahat. Bili ng dagger. Ang grabe naman yung win probability natin dito. 12% na lang, parang... 88% on PSG LGD, 12% na lang. Parang VAT lang, guys. Sa ating mga kinukonsumo. Grabe. And Japoy, naku po, wala siyang skill dito. Pang out. Nagulat siya. Dagger na si Ame. Mapapakamot. Ulo ka na lang talaga. Outplayed. Paano yun? Isipin mo, pack ka na nahuhuli ka ng walang stun. Wala lahat. Wala, kinamit siya kasi yung skill niya sa may creeps eh. The timing, lo. Kanina pa yung timing na yun. Lagi, ang swerte naman ng LGD pag nanggo-go. Laging... cooldown skill, o kaya sakto yung napupuntahan ng heroes, kung sino man yung kailangan patayin, napapatay nila rito. Grabe naman, PSG LGD, the defending champion
ng Riyadh Masters. Pinapakita lang din talaga. Pinapakita kung bakit sila nag-champion doon. Ay. Hindi naman sila mag-top 1. Isipin naman yung score nila. Isa lang talo. Uy, pero ito scam. Alam nyo, yung gantong laro ng PSG-LGD, laro to ng ano, boom eh. Yung all around the map. Yes. Yung pag may nakita, tipi, di ba ganun yung boom? Kaya nga eh. Uy, may use pa yata, sabi ko na nga ba. Ano yun, the timing na naman. Ano no? Anong kamala? Ano ba? Swerte o malas lo? Ano tingin mo? Malas lang? Sabi nga, pag sinaswerte kami na malas ako. Yun ang sabi ni Teams. Sinuerte si Paint Bian, minala si Teams. Ano yun? Isipin mo, pinipilitan ni Teams eh. Meron na siyang dito nga 1-5 gold. Konti na lang eh. Talagang padagger eh. Ito guys, isang malupit lang na salitaan. Mm. Sasabihin ng iba, dapat kasi tiwan nyo nandito, dapat talon, dapat ganyan. Ito dapat ginalingan nyo para kayo yung nandito. Yes. Kumbaga, Kaso, hindi naman eh. Hindi, syempre. Ganun talaga, pag talo muna. Yes. Kumbaga, hindi naman lahat ng sinusuporta natin kaya wala rito. Eh, syempre, mga natatalo rin yan. Hindi naman laging panalo. Like, itong boom, syempre, maraming supporter to, lo. Oo. Syempre, magkano, ano ba itong boom? Nagtutrow, hindi kayo LGD. Eh, LGD to eh. Kumbaga, binibigay naman. Lakas eh. Ano ba gagawa natin? Oo. Pero ito, lo. Ito mo, lakas. Nag-route na naman. Grabe naman. Hindi talaga mahuli-huli. And next item dito ng Ursa, ang ganda lo, mag-erecta bigay bini siya. Pero, kailangan na itong anuhin. Jules, kailangan na nilang umisi lang dito na counter sa may Medusa. Eric, amalip! Ultihan mo muna! Mata ulti! Ito na yun, Jules! Kaso na kung po na si Medusa, nakapag-ulti naman siya. Kaya ba niyan tumamage? Walang damage, guys! Pwede na! Pwede na! Pwede na tumakbo muna! Naku, Japoy! Mahuhuli pa siya, Ishard! Pero, na-diving ba sila dito ng PSG-LGD? Oh my smart! God! Ako ulat, lo! Tignan mo! Paano wala na babawasan sa side ng LGD? Dahil nga yung lineup na rito, puro STR plus puro healing. Healing galing? Ganun na bang nangyari sa atin? Disaster to, guys. 521? Isipin mo, lo, yung sod pa ng LGD, sobrang awkward. Kasi wala silang vision, tapos pa high ground pa. Agad na lang. Medyo semi-patalo na tayo dito, Jules, di ba? Good vibes pa rin. Ganito kung mangyayari dyan. Paano? Guys, ang kailangan lang natin dito sa tournament natin is malaglag yung liquid and RNG. Ang nangyari yun, kasi yun na lang yung nandun sa, naghahabol sa top 12. Oo. So lahat ng nasa top 12, papasok pag nakataon na malaglag yung RNG sa kaliquid pa rin. Diba? So kailangan na lang dito is malaglag yung dalawa na yun. Kaso ang hirap naman, mananalangin ka para malaglag yung dalawa. Ang problema lang, boom, kung sakali malaglag sila rito, makakalaban nila, Liquid. Team Liquid ang makakalaban nila, Jules. I think kaya nila yun, no? Ako, kumbaga hindi pa naman tapos yung laro, kumbaga napipredict ko lang, ang pinaka-the best scenario mangyari, manalo ng dalawang series yung boom sa baba, sure TI na. Ayun nga eh. Eh, kaso yun nga lang. Hindi, kumbaga kahit hindi sure TI, yung nasa kamay ng iba yung... Oo. Ay, teka lang, hindi pa tapos, Jules! Medyo maasim. Maasim si Ame! Si Ame, ha? Medyo... Nagbibigay ng chance! Nagbibigay ng chance, guys! Si Ame, yan ang gusto ko sa'yo, Ame! Ngitian mo. Kita mo, nakangiti pa, oh! Mm. Yan! Yan! Napa-altab, guys! Maganda ad sa rivalry. Wait lang, ha? Napa-ano yata? Napa-ngiti, napa-ngiti! Nag-bet, eh. Masyado na daw mataas Ngayon, guys, pwede pa to. Bakit kasi dati pinag-uusapan yung mga patalo-talo na? Lower bracket agad tayo. Oo, pwede pa naman lumaban pwede, eh. Pwede pa pala. Alam niyo naman, ang Pinoy may puso yan sa pagdodota, guys. Kahit na nga mega club, kumalaban pa eh. Kahit nga nag-quit na yung isang kasama mo, nilalaban pa eh. Yes, kahit nga 4v5, kahit 1v5, minsan sa MMR, nilalaban pa eh. Laban lang, guys. Naka tier 1 tower pa tayo. Momentum, kahit pa paano. Eh, kung baka estrada dito si Medusa. Ibang mangyayari. Iba yan, may ibang kwento yan, guys. Hindi pa tapos. Easy lang, guys. Sino pa kasi ano? Sino ba kasi kinakabahan dyan, guys? Ba't ba kasi kagad kayo sumusuko? Alam nyo naman eh. Square ang keyboard. Square ba? Rectangle pala, no? Rectangle. Rectangle pala, guys, ang keyboard. Depende pala sa keyboard niya. Depende sa keyboard. May mga keyboard na square. Pero yung habang wala pa nangyari, guys, gamitin yung aming promo code DRAM01. Yan. Check out. Get 10% off shop-wide sa Shopee. Naku, may nahuli si dalawa, team. Dalawang support. Nahuli ni Ame. Si Teams. Meanwhile, on the bottom lane naman, pinagkasapak ni Shinkyu naman si Skem. Okay, guys. Sabi ko sa inyo, tapos...
Di ba? Hindi ba? Dalawang support lang. Dalawang support lang yan, guys. Space yun. Space created. Space yun, para makaparm. Ay, tingnan nyo. Mayaman na si Jackie Boy. Teka lang, ha? Ha? Ayan ang hindi pang space. Japoy, galingan mo mag-out. Yun. Boy na, boy na. Okay na. Save na si Yopatch sa top. Okay na, guys. Skadi lang talaga, lo. Iba mangyayari dito. Pero natin sa say, finish na yung kanyang assault keras dito. Grabe sinaring to sa mag-item. Rekta-rekta na to. Wala nang papansi-pansi, no? Kung totoo sin, same na same sila mag-item ni Japoy. Oo, ganyan din. BKB kera sabay Hex, same na same sila. Maganda yung Hex kasi wala silang panghuli nga yun nga, di ba? Kay Pac. So... Actually, talaga yun dapat yung Timbers yung makaka-check sa kanya. Pero dahil sobrang agad din niyang mag-item, parang siya pa yung nakaka-counter kay Timbers. Ang problema rito, lo, hindi natin maramdaman yung Timbers. Pero ito, amin nangyayari sa baba. Amin nagkasuntukan, ha? Jackie Boy, na-X-mark the spot. Pero patay dito si Jinkyu. Medyo kumakapal na ang mukha rito ng PSG-LGD. Marami po silang pangarap. Pero nagkakamali na sila dito. Yung Scepter gagamitin. Ursa Warrior, isang kasa... Isang sakit ng Ursa Warrior, madaling makite, guys. And Jackie Boy, sige, damage lang. BKB by natin to say. Eto na yung Avalanche Toss. Narigas sila lahat. Digan pa to. Mamamatay yata rito si Fate Pial. Nakapag June Scepter pa. Patay si Fate Pial, guys. Natin to say naman yung next target niya dito. Pero si Amin, nakatakbo pa. TP out. Wala pa castle. Eto na lang daw. Support na lang, mga sir. Pero nanlalaban ng boom. Magandang balita to, guys. 1 minute, Roshan. 1 minute, Roshan. Pwede sa mag-Roshan dito. Pero ito, nakaligtas to, no? Wala, may shard eh. May shard kasi. Kaya, Sayang din yung toss niya, no, ni Tims eh. Ang tinamaan yung illusion ni Jackie Boy eh. Hindi niya na-toss yung nag-TP out pero, na kung ka. Grabe yung gaze din dito na Medusa. Sinalo nila eh. Sinalo talaga nila totally yung gaze dito na Medusa. Tatlo sila nag-gaze kaya doon nagka-gaze. Medyo disaster eh. No? Ayun eh. Ay, naku po guys. Hindi pa tapos guys ang Dota. Alam nyo naman eh. 23 minutes pa lang eh. Makikita natin dito. Pero presence of mind din dito kay Ami ha. Alam niya na kailangan niya na mag-out dito. Yes. Takbo ka agad oh. Alam niya nga mamatay siya. Pero wala bigay dito guys. Ginamit doon sa may taas. And Coil, Bobby break agad dyan with the toss back. Mukhang mamamatay dito. Nothing to say. And eto na yung boom. Gigil na. Pero si Scam, patay na naman guys. Siyempre, instant replay natin lo. Brought to you by Fred. Yun na nga mga sir. And Iskadi na rito yung Medusa. Iba na, pantay ang laban guys. Yung pressure kanina guys, kaya na ngayon. Uy. Pero FBC, medyo isiha mo lang. Mag-out ka muna. Ang ganda rin pagkakabali niya ng puno na yun. Uy. Para makapag-timber chain out pa baba. Pero may snowball guys. Papunta pa rito kay FBC. Sumobra na sa tapang ito si Q. Napaka-cute mo si Q. Uy! And meron ng EV pala rito itong pack, no? Pero tingnan natin. Uy, dahil nandiyan na yung Medusa. Yung pack nga lang ni Japish may idol. Wala siya pang dagat dito. Makakapag-silence out pa naman siya doon. And yung Ursa kailangan na tumakbo. Fate Bian, nakasana rin niya yung kanyang ultimate dyan. And takbuhan na. I think maganda para kay Medusa kung mag-aag siya rito. Sobrang disaster noon. Siyempre, may six-take auto, ano yun eh? Auto stun? Yes. Auto stun. Bato, no? Oo. Pero ito na nga, naramdaman na, Lu. Naramdaman na po. Sabi nga ni Jackie Boy, nanonood kasi ng TV yan eh. Patapos na kasi si Cardo. So, yung Darna na yung susunod, magiging bato na talaga yan. Oh, si Fate Bian, nagpakita sa pagkita. Basang-basa ang galawan. Patay ka muna, Fate Bian. Sipin mo nun, dahil lang sa isang clash, bumaliktad yung laro. Naging, ayun na nga eh. Naging even. Napakaamot si Ami. Bakit kasi nga pala ako na nandun sa may top lane kanina? Sipin mo, ba't ang asin mo dun sa top? Wala ka kampe, wala kang AGs. Oh, ngayon, match na ang labanan na. Guys. Kahit 7 kayong kalamangan dito ng PSG-LGD guys. Wala na yan, wala yung na. Yung pressure is nararamdaman na nila. Kinukulang na sila ng damage dito kay Jackie Boy. Pero naku po, Roshan, marami nang nasawi dito sa may Rose Pit eh. Tingnan natin guys boy, kung kaninong puso ang masasawi mo kasi Timber. So yata, ang mauunahan, naku po, nabatay! Walang makasigaw! Iyaray ko po, ano yun? Hindi man na nakapag-gaze, automatic na wala agad ang... Uy! Gusto sana dumampot dito ni Japoy, kaso mukhang... Grabe yung delay na ginawa! 4v5 yun ula, 4v5! Oh wala yung, my God! Wala si Pete Bian dun, pero LGD manage to pull this off na nakuha nila Rosha, napatay nila yung 2 cores ng boom. Ano yun, lo? But, sabi na eh, yun na yun eh. Bakit na magkakamali? Bakit ang mismo wala nung mana ni Medusa? Nagulat ako pagtanong ng Ursa na wala na agad. Tinamaan ng torrent, tinamaan ng barko. Kung talaga. Ano, kung ano na tumama kay Medusa. Nun, feeling ko kailangan nila ng 4-stop. Once na may tamaan ng torrent na gano'n, 4-stop mo agad. Alam mo naman eh, doon nagpapasok lahat ng skill eh. May 4-stop si ano, Skim. Then alam ko, pa-4-stop na rin tong si Team. So yun yung pinaka-the best para...
maligtas nyo yung core nyo against doon sa combo ng Torrent Fargo? Medyo late lang din yung call nila na mag-out na doon sa may Roshan eh. Grabe naman yung chain dito. Lo, pinapakita talaga 100% win. Itim naman network. Mas mayaman pa sa Timber. Yaman ang yaman dito ano nung yan? Ano, chain. Di ko rin alam kung saan lang gina... Ayun, ganyan ang ginagawa niya eh. Oh. Nagka-farm din kasi siya. Ano yan? Tinimot sa may alagang ang laki. Ang yaman naman dito ni Innocent as a champ. Pilapakita na tayo ng LGD. May tiba po yung kanyang ano, di ba? Yung ultimate niyan. Pag, yes, pag may abs. Oo, pag naghanap gan. Ano, may mga de-debuff niya rito? Yung ano, yung mga, yung enchant. Silence. Stand, no? Ay, yung yes, bato. Yung bato, yun yung mga madedebuff dito pag may abs na yung chain. Lahat ng mga skill na merong stat, nasa status mo yung madedebuff. Grabe yung aura. Nakita mo yung aura ng LGD kaya sobrang kunat. Kukunat din nila talaga rito. Mecha. Bloods, mm-hmm. Kiras, so talagang kukunat. Okay lang yan guys. Isipin nyo na lang, kanina nga, mas down pa tayo dito yes, eh. Pero okay, pupuso pa rin. Kaya pa naman lumaban. Mm-hmm. Pero eto na yung PSG-LGD. Going for the smoke. Papunta rin sa may tier 2 tower sa may mid lane. Yan na nga yung 4 stop, meron na. Grabe si Ami, walang intro. Patawad, wala no? Nang intro. Kahit naka-smoke, sige. Matapang talaga maglaro to si Ami. Pero ito na, nagput na sila ng whites. Grabe si Skim, nice. Creep cut sa mid. Ayun, oo, oh, yung mga alaga niya, no? Kung nakikita nyo, guys, pinapunta nyo sa baba. Sa may minimap natin, yes, guys, makikita nyo, may nagpupull dun sa creeps dun sa may gitna. Kaya wala, hindi nakapag-tier 2 tower itong PSG-LGD. Nakuha ng mga alaga nito si Skem. Uy, pero ito, FBC. Ako, FBC, ha? Wala. Feeling ko kasi, ito si Fate Bian, medyo nagkikampante din, eh. Kaya... Uy. Kaya nagkaroon ng ano, ng timing yung boom dito. Hindi kagad siya grabe, nag-BKB, no? Grabe naman yung ano. Position, no? Neck to neck yung ano nila doon, ha? Kung sabihin yung neck to neck, baka mayayari tayo. Ay, ay, sorry. Mm-hmm. Ay, yung dikit ano na lang. Dikit na dikit. Dikit na dikit lang pala. Yeah. Sorry. Yun na nga. Ewan ko nung ginagawa na FBC rito. Siguro nang ano na ng salt? Hindi, mamaya magkakat yan siguro ng creeps dyan. Yes, possible, pero... Kasi wala kasi siya nakikitang heroes ng yung... LGD, kaya hindi siya talaga hindi siya dumalabas. Wala eh. Yung vision ng kutusin ng boom, sobrang dilim. Oo, wala talaga silang wala words ngayon, guys. Wala silang makikita eh, compare sa... Hindi, same with LGD, wala rin silang... Pero kasi kontrolado nila yung mapa, sila yung nasa may labas, di ba? Yun lang, kasi nga may ages sila, so sila yung medyo alamang pagdating dito sa pagsakop ng map eh. And let's see, ito na. Mukhang kakatok na rito ito, ako, PSG no, LGD. Ako, no, yung Uka rito, ha? Ay, naku po, Hex! Naku, pwede nila makatch na dito si Japoy o yung pack na hero dito sa boom, ha? Ito yung problema, Jules, ha? Kasi medyo behind din talaga yung boom dito. Kasi kung gantong mga IT man na yung PSG LGD, sana yung timing nung Timberson na meron na rin sana siyang... Lotus Orb. Yes, yung mga ganun kasi makaka-counter dyan, eh. Sa mga IT man nung Kungka na yun, eh. Kaso nga, kaso, ang item niya, Yules. Wala, kaya hindi mayaman yung Timberso, guys. Hindi. Talagang na-shutdown dito, ito si FBC. Hindi Amar the F eh. Amar, literal Amar the F talaga. The F na lang eh. The F eh. Pero yun na nga, Ursa going for, uy, no. Alay na lang. Alay na lang, okay. So, wala, babawiin din yan. Ilang segundo lang yung nakakuha nila yung outpost na yun. Pero at least may idea sila kung nasaan. Yes. Kumbaga, parang kay Skim okay na sa kanya mamatay. At least nagbibigyan niya ng information yung mga kampanya. Pero ito teams, trying to cut the creeps at mid. Pero ito FBC ha. FBC. Wala, nagpa-buy time lang talaga sila. Kumbaga, pahabol technique kung sino man yung mamatay. Eh, ganun talaga, buy time lang. FBC, nakakulong pa sa mga neutral. Na-yul siya rito. Pwede siya mag-timber chain pataas ulit. Wala na. Mahuhuli siya rito. Pero syempre, space! Space yun. Eh, may buyback din naman siya rito. Uy, hanap god. Ano yun? Ay, hanap god yung alaga. Kaso... Uy, thank you. Namatay siya may gitna. So, nakakuha sila ng kapalit doon. Pwede na. Basta ganyan lang. Easy lang muna. Diba? Tayo natin mag-ganon muna. Gapangin na yung item. Kaso, yung aganims, hindi mag-aganims juice. Nang ano, medyo okay naman, kailangan na nila ng damage eh. Uh-huh. Wala pang damage itong boom ko tutusin eh. Pero yun na nga, Aegis mm-hmm. will be gone. Hindi nagamit sa teamfight, uh-huh. pero nagamit naman sa pang pressure map. Sabi dito ni G-Boy Dublois, chicken out na. Yan kasi yung pwedeng, yung isa sa mga feature ni Rivalry, pwede kayong kalagitnaan ng game. Pagpatalo na yung gusto nyo, yung bineta nyo team, pwede kayong mag-chicken out. Yes, yun yung maganda sa Rivalry guys. Kumbaga, kung may bet kayo sa...
boom, yung mo, na. Kanina, oh, ayaw mo na. Ayaw mo na. Eh, binigyan ka ng chance ng rivalry. May mabawi ka konti. Oh, may at least hindi ka totaling talo. At least nabawi mo yung... Pero syempre, kung pupuso ka hanggang dulo, depende sa'yo yan, di ba? So tingin ko, grabe at siguro kanina niya yung nakakabok. Ay, totoo yan, totoo medyo yan. Medyo nasa kinakabahan yung mga betters natin niya kung tutuusin eh. Kasi dikit na dikit yung naging laban bigla dahil nga doon sa comeback. Oo, ayun ito. Ursa Warrior going for Satanic. Jules, kamusta yung Satanic pick na to? Kasi may Iskati si Medusa, ha? Siguro pandebuff lang ng Silence, ng Enchant, ng Stone. So, maganda rin yung Satanic. So, double debuff na yan. Meron kang Hand of God kay Chen. Meron ka pang... Satanic, no? Kumbaga kahit hindi yung life sinong habol mo, yung debuff na lang. Pero ito, Natin to say, asong tapang nito si Ursa Wario talaga. Hindi nila pwedeng patayin to. 3K yung buhay. Tapos makakapag-rage pa, BKB. Wala. Siguro kung matos, ang pinaka-the best matos back lagi ni teams. Yung isang heroes na LGD. Wala naman silang way, no? Para ano, siguro, kung ma-X-mark ka agad, di ba? Pwede mapabalik. Kaso, ang kailangan sobrang bilis nun. Ang bilis ng toss out, eh. Tama. Sobrang hirap ito, sold by... And hindi rin pwedeng gawin nung PSG-LGD na mag-ex sila tapos magbabasag na isa. Hindi kaya kasi nga matotos. Bakit hindi nila pwede gawin yung kaninang ginagawa ng game number 1 na ex o basag lang. Hindi naman ganun kalakas bumasag tong si Ursa Warrior kung Tori ang babanatan niya, di ba? Yeah, grabe naman yung item dito ni Ame. May Satanic na, may Paladin Sword pa. Uy, pero ito ha? Hop. Gusto nila i-go dito. Jackie Boy, mapipilit na siya kagad mag-ultimate. And oh my God, gusto nilang hulihin. Ito si Pape yan, pero nakapag-BKB na eh. Uy. Pwede yata mamatay itong Ursa Warrior. Kaso may Satanic yan ha, kailangan nilang mag-out. Konti na lang buhay ng Ursa. Pero sila yung patakbo rito. And Dims, siya yung madadali. Jackie Boy, kailangan mo na mag-out. Uy, wag ka papasapak dito kay Ursa. Hindi yung mabot. Uh-huh. Eh, namatay si Dims lang doon. Buti ka mo hindi na-X-mart si ano rito, si Jackie. Hindi, talagang... Hindi na makakatakbo yun. Hindi kung yun lang, talagang hindi nagagalaw rito. And Rosian. Isipin mo talaga kung mayaman yung Timbersu. May Lotus, mayroong Heaven's Albert. Halos siya yung problema dapat dito lang ano eh, no? Ng PSG-LGD. Ang binuha niya rito, Yules tsaka Kaisan siya eh. Sa tingin ko, maganda nga yun. Suggest mo dun yung Halbert. Halbert tsaka Lotus against, talaga. Against Ursa. Di ba? Oo. Kaso nga, hindi mayaman kasi, Jules, yun ang problema. Naging disaster. Oo, tandaan natin sa lahat ng tropa natin, may mga mayayaman, may mga hindi. And dapat nililibre na lang. Di ba? Mamaya, libre mo ka. Kakalibre ko lang ng SB. Ako yun nga, ikaw nga kasi mayaman sa ating dalawa. Naging mayaman. Si KuyaNic yun. Si KuyaNic lang yung mayaman. Pero ito na, Ags, finish na by CQ. So, meron na silang din pang ano, parang toss back na rin, lo. Kung tutusin, yung Tasker dito, meron ng Axe. So, pwede rin. Pag sinipa yata nito yung Medusa, parang hindi. Oy, Japoy, hindi na matutulungan, Japoy! Japoy, ha? Mabilis ang kamay niyan, guys. Bata pa eh. Pero, naku po. Oy, kailangan niya mag-ingat. Oy, dahil mauli yata siya rito, FBC. Nang lalambot na naman dito, mga sir. And meron... Naku, masisipa to. Pero kailangan niya patayin kagad yan. Mapapatay nga nila si Sinkyu and ang PSG-LGD naman yung tatakbo ngayon. Yes, medyo naging maasim si Sinkyu doon. Medyo hindi na sumunod yung kampanya, alam na eh. Oo. Pero kung sakali ha, may nasipa siya doon, out of position. Yung Medusa kung nasipa. Matik. Buti nakapagmanta. Then wala pong buyback yung Medusa doon. Kung napatay nila, talagang makaka-high ground yung LGD. Pero ito, Roshan... will be up ng 1 minute. Alam nila yan eh, kaya dyan sila maglalaro. Pero both teams, meron naman silang power to scout yung Roshan. May alaga yung Chen, may alaga yung Enchantress. Yes, maraming way para maano tong Roshan eh. Pero ito, may item na natin to siya. Basher! Ha? Basher! Lo, mag-iabi. Oo nga, end ako po, Iskem. Ginat-gat ka agad, then mega kill para rin sa may Ursa Wario. Pero ito toss back yan, mga sir. Uy, gumigit na. Pwede mamatay, pero nakapag-BKB. Magsasatani, gusto niya normal. Wala siya manormal. Nakapag-Yule Scepter. Ito si FBC. Pero si Tims, mako-combo ba? Hindi tatama yung barko rito. Kaso yung ultimate dito ni Jackie Boy, nagamit na. Wala na kakamatayan. Grabe yung micro-one ng both teams dito, ha? So, sino lamang dito, Jules? I think lamang yung boom dito kasi walang exolo, walang barko. So, pwede sila kumunti sa Roshan this time. Pero ang problema lang is wala haris pala sila stone case, no? Yun nga lang, wala sila stone case. Kakatakot yan for Medusa eh. Kasi automatic yun yung ginagawa niya, stone case na lang pag ginegotiate. Kaso lo, grabe talaga itong Chen. Tinimin network, kasi yaman yung... Napakayaman naman yung Chen na yan! Ano yan? Kasi yaman yung offlane na DP, 16k network. Dapat may rules tayo eh, pag support, hindi ganun kayaman eh. Dapat pag may... Mayroon si pag-support ka, obs lang. Obs lang. Mo, obs lang. Dapat hanggang 3 item ka lang.
Ito makikita natin sa instant replay natin kung paano nangyari dito. Hindi ko alam, munti ka na si Japoy. Buti na lang kamo, may 4-stop ayun, no? Kung hindi, yari. Pero may ano pa rin yata siya, yung disc. Pero saan tuloy, ha? Grabe yung ginawa nila eh. Dito. Kunting-kunti na lang eh. Sabi mo, grabe yung micro nila dito. Hindi napag-ari satanic masyado. Ilang tira na nagawa ni Ursa. Oo, pero kailangan pa nila na pang-control dyan, Jules. Siyempre, instant replay na natin presented by Predator. And dahil doon, meron tayong Easy Russian din. For PSG-LGD, hindi talaga kaya mag-contest na walang ulti. Third Russian na to, ha? Eh, may Repressure Shard. Ano yun ako, ha? Repressure Shard. Doon sa may Ursa, yun, sa may ilalim nung Aegis. Repressure nga. Uy, pero, pero gusto pa rin lumabas dito ng boom. Tingnan natin, tama ba ang kanilang magiging decision dito. Sing yung kanilang pinabanata, pero napasyaga si ABC. ABC is down. 1-4-1 trade. And, uy, naku po na, Barco. Kailangan mag-buyback dito ni ABC. Magiging bato naman si Bate Bian. Pero binibate lang yata sila nito. Dahil pwede pumasok ulit itong PSG-LGD. Ito na yung ultimate. Nun Chen, papasok si Ameng, inat-nyat na naman si Dims. Pero may ibig siya doon. Ito ko po, ubos ang mana, yung Medusa. Kailangan yung iligtas. Hindi na kayang iligtas pa. Ito si Jackie Boy. And triple kill party. Kaya natin to say, may buyback naman. Ito si Jackie Boy. Pero kasi, pag binayback mo yan, talaga naman pong yan na yung last nyong hura. No choice, kailangan talaga yung buyback niya ano to. Wala rin ulti eh. Kaya pa ba to? Napakayaman! Yan, pag ganyan yung, hindi, Fury kasi si, ano talaga eh, Ami, hindi siya deep user eh, pero ano kung may tinalunan naman po, kailangan na, Rekta, Rekta na yata, guys, kailangan na mag-buyback dito ni Jackie, pero kailangan mo na mag-buyback, Jackie, pero alam niya yan eh, pag kinumit niya yan, automatic, kailangan yung mapanalo yung mga susunod na klase. At ito na nga, nag-buyback na nga. May coil na gagamitin dito. Gusto nilang banatan yung Chen. Pero napakakunat pa rin. Napakakunat, guys. Buhay pa rin dito. Kita mo naman, Japoy is my idol. Kinuuna niya talaga si Innocence. Pero si Jackie Boy, wala nang mana. Wala nang buhay. And wala nang chance. Itong boom, Rivalry. Madadali sila dito ng PSG-LGD. The number one team sa China. Hindi nila mapigilan talaga yung sama-sama technique ni LGD. Ang kukunat na kita mo, no? Pinipilit ni Japoy, patayin yung Chen. Hindi, yung Chen lang, guys. Kahit yung Chen lang, hindi po mapatay. Mapatay, isipin mo. And GG call and by King of C is down in the hands of number one team. Feeling ko number one team in the world, eh. PSG-LGD. Tama ka dyan, wow. No? So far, number one talaga sa world, eh. Itong LGD. Grabe. Best performance so far. Nakita naman natin, grabe yung laruan. Parang walang mali sa kanilang team. Napakalupit. Kita mo, si Sinkyo, parang nag-iinat-inat lang. Semi-gutom, pero teams and the squad, kailangan nyo siyempre nga i-shake it up to. Yeah. And siyempre, bumawi. Merong yun lower bracket pa naman. Kumbaga, hindi kailangan ma-downside yung boom dito. Siyempre, may importante. Malungkot, pero kailangan nilang makabawi sa lower bracket. Yun ang number one importante. Tandaan pa rin natin, isa lang naman ang goal dito kung bakit sasali kayo sa major, ang makapasok sa TI. And napakalaking ng chance pa rin ng boom na makapasok sa TI. Pero kita na natin yung mga lungkot sa mukha, FBZ. Sabi niya, medyo underperform ako dito, boss. Oo. Talo tayo sa may top lane. Mali din natin, no? Sa iyo, no? Nakakausap sila ni Skim. Ano kasi ikaw, eh. Parang, mali, kasi dapat hindi ako nag-ano, eh. Hindi ako nagkayasan. Dapat nag-lotus ako, kaya Halbert, eh. Pero yun na nga, nangyari. Pero may comeback naman nangyari, eh. Oo, munti ka na. Nakita natin, mid-game. Oo nga. Pero ewan na natin kung ano yung masasabi ng ating mga panel sa nangyari sa game. Ngayon sinasabi natin, mga kaibigan, it wasn't enough yung game number to na run dito ng Boom Esports. At the end of the day, yung damage pa rin talaga ng LGD yung nanaig. And, Dayan, ano masasabi mo sa game number 2? Umapit lang. Pero kapos pa rin talaga, KuyaNic. Yun na yun eh. In 26 minutes na nakuha natin yung slight momentum. Rosa na lang sana para madire-diretso na yung momentum. Kinapos pa. At saka kung i-compare mo rin kasi, KuyaNic and Sir Mike, yung timing ng dalawang carries ng both sides. Ursa. Medusa, Ursa. Sobrang layo, guys, ng pagitan nila when it comes to farming and when it comes to items. Ursa sobrang aga mag-online samantalang si Medusa naghihikaw siya sa space, guys, sa time. Wala. Nahirapan talaga dito ito si Jackie kasi walang movement from Japoy and the rest of his teammates. Yun nga, mga kaibigan, tama rin yung point nito yan doon. The mid-game is heavily controlled, early to mid-game.
heavily control yun ng LGD. Yung inaasahan natin na malikot na boom lineup na Pac at saka Team Verso, hindi natin naramdaman ng early to mid game. It's more of the Death Prophet Taskara show nung early game. Tsaka kailangan lang talaga nila. Kumuha lang talaga silang isang malakas na mid. Hindi na, yes. Hindi na nila masyadong problema dito yung mid. Tsaka yung kulit din talaga ng Taskara ang pinaka-problema dito eh. Ito yung ating match MVP para sa laban na yon. It's Innocence. The sustain coming from Chen. Innocence dito yung MVP na din ng game number. Ganda ng momentum na ano ng LGD mga kaibigan. And yun na nga. Kita nyo yung flexibility ng LGD. Yung game number one, lamang sila sa draft. Na-out-draft nila yung Boom Esports. Yung game number two naman, alam naman nila na palag na yung draft ng Boom Esports. Mm-hmm. Ang ginawa nila, kinontrol nila yung momentum, yung pick ng mga heroes ng Boom Esports, hindi na nakita. Mm-hmm. Diba? So that drops Boom Esports sa ating lower bracket ng PGL Arlington Major. Sino ba kasi nag-predict ng PSG-LGD, di ba? Ay, diba? Nako. Ala, malakas yan talaga yung kasama LGD. Kasama kami dyan. Yan na nga. Lower bracket sila, mga kaibigan, against Team Liquid. Isang panalo lang ba sila? May points na sila? Yes. Isa lang yata, 7-8 lang. 7 ngayon. To 8 lang, Kuya. Kasi nalaglag na yung ano eh, Navi, Thunder Awaken eh. At saka ngayon, meron ng 1,122 points yung Boom. So, okay. Kuya Nick, kung i-add sa 360, sure na pasok, no? Basta marami yun. Basta marami yun. Basta 1,000 plus. Sure na, guys, kasi ang threshold ng TI is 1,213. So, papasok at papasok talaga yung kung mananalo sila sa, ano, sa Liquid. Sa Team Liquid. Kaya naman. Ano ba to? TI format ba to o hindi? Yung TI format to, best of point yung, ano na yan, initial, ano yan, lower bracket. Best of three, Kuya. Best of three na yan? Okay, best of three. Kasi sa TI, initial, best of one eh, di ba? Okay, pag TI, best of one, tapos best of three succeeding. O, best of three yan. Mga kaibigan, yung ating laban for tomorrow yan. Gusto yata tayong bigyan, kasi ito eh, nung Stockholm Major, yung nag-champion sa Stockholm Major, galing lower bracket. Tama. Di ba? Malay mo, ito hindi malay. Ito na yun. Trivia lang yun ha. Trivia lang ha. Baka sabihin nyo kasi sa Stockholm Major natalo kagad yung OG ng sa upper bracket. First ano yan ha, first upper bracket match nila, talo kagad sila. And then lower bracket, ginapang nila pataas, mga kaibigan. Parang TO yung ulit yun, no? Diba? So let's see kung ganun yung mangyayari. Huwag kayong mawalan ng pag-asa dyan, mga kaibigan. Pero hindi na po tapos ang ating araw ngayon, mga kaibigan. That's only the first series. Derek, eto, pakita natin yung mga next na series natin para sa laban ngayon, Derek. Ayan. Yan. Ano pa? Next series Casey natin po is gonna be, and speaking of OG, ayan na, Entity versus OG yung OG next na laban natin. Pero ang pinaka-inantay ko rito, pasensya na ha. Ang inantay ko talaga rito yung CIS, ano, showdown eh. Yung CIS showdown eh. Sino ba talaga? Sino ba talaga ang hari ng CIS? Parang balik sa dati to kasi before mag-champion yung Team Spirit sa TI, BP yung umarang sa kanila. Yan, silang dalawa. Old BP yung outsider. Napakagandang laban yan mamaya. GPK and Ramses versus Yatoro. At saka itong si Toronto Tokyo. Napakagandang laban. Collapse din. Sa pangatlong laro natin yan. And then yung ating fourth series, umagang-umaga na. Sa umaga na naman, Dota na naman. Wow! Singer ka talaga. It's Fnatic versus Aster. Dadalawahan na ba tayo ngayon ng Chinese team? Naman. O magwa-1-1 tayo. Eto, meron tayong interview kay Fate Bian kasama ang ating host. Ask about this Earthshaker in game one. What was the reason behind that choice? He's a good company with Death Prophet, and Xingqiu likes to play Earthshaker. Yeah. Okay, well, it worked out for sure. Now, another thing we've got to ask you guys, you look so good right now. Do you think there is any team that can challenge you or maybe make it closer in a best of three or a best of five? No. We believe every team had this chance, and we will not feel ego on that. That's very humble, smart, right? Don't feel too confident, make sure you play your game. So even from a game like this, right, where you win 2-0, is there still stuff you guys are able to learn and take away from it? Every team have a chance, and Boom maybe will come back in lower stage.
Definitely, that could always happen. Well, Faith, thank you very much for your time. Let's get ourselves back to the guests and let's continue talking about all this stuff going down. Auto-interview ka talaga dyan pagka LGD ka. Auto-interview ka dyan pagkiko si Faith B. Yan. Ikuloy na kapag English, di na kailangan na translator. Di na translator eh. So, kailangan mastery mo talaga yan eh, di ba? Pero yun na nga, magandang sportsmanship yung pinakita ron dito ni Faith B. Yan. Alam nila na sobrang lamang nila. Pero sabi nga niya, never get your ego nga daw. Kahit na sobrang lamang nila sa tournament na to. So, maganda. Hindi, natuto ka na. Siyempre, ilang TA na yung nag-finals ka, natalo ka pa rin. Natalo ka pa rin. Diba? Pero yun na nga, napakagandang statement coming from Faith. Humble na. Yan na nga mga kaibigan. Dun sa sinabi ko kanina, pag nanalo LGD, pasok na ang Tundra. Yun na nga. Congratulations to Tundra. Palakpalakan. Yan. Mga kaibigan, technically, pasok na yung Tundra, mga kaibigan. Nahatak mga parang... Kasi tumaas na yung ano eh. Tumaas na yung barrier to entry for TI given the win by LGD. Mga kaibigan. 1,131 na lang guys yung kailangan ma-reach. Malapit-lapit na dun yung boom. Tsaka isang Fanatic. Isang panalo na lang. Isang panalo lang. Basta matalo yung Liquid. Sure na yun. So mga kaibigan, yun na nga ang ating next match is gonna be OG versus Entity, mga kaibigan. Pero wag na wag kayong aalis dyan. And we'll be right back for that second series of the day dito sa ating PGL Arlington Major coverage by Lupon